ng kahirapan. Demonyo ito ng takot. Demonyo ito ng pangamba. Demonyo ito ng pride. Demonyo ito ng inggit. Demonyo ng mga bagay na nakapagpapalayo sa ating buhay na Diyos. Amen? Hindi po ito yung parang literal na demonyo na napakan ko, kundi ito yung demonyo ng kahirapan. Amen? Demonyo ng pangamba. Demonyo ng takot na laging naglalaro sa isipan natin dahil ang labanan ay sa isipan po natin. Ito yung laging ginagawa ng demonyo para ipasok sa atin. Hindi ka po pwede dyan. Hindi ka mapupromote dyan. Kahit anong gawin mo, hindi ka aangat. Ganyan ang gawa ng demonyo. Amen? Trabaho nila yon. Pero pwede mo sabihin sa demonyo, noon yon. Amen? Noon yon, sapagkat ngayon, ako'y anak na ng Diyos. Amen? Amen? At alam niyo po, ang demonyo malakas lang. Kung titignan mo, ang liit lang ng demonyo. Bakit siya lumalakas pag nagsalita? Parang natatakot ka. Kasi may gamit lang siyang megaphone. May gamit lang siyang megaphone. Oh, yeah. Tatakotin ka talaga. Amen? At binupo ang boses niya. Amen? Kanya pag ikaw natakot, sa takot lang, dun na nag-uumpisa. Amen? Pag takot ka lang, pag natakot ka na, dun na yung papasukan ng demonyo sa buhay mo. At yung takot na yon ay lalaki at lalaki hanggang sa mawala ka na sa presensya ng Diyos. Amen? Tandaan po natin, gawain po ng demonyo yan. Kanya nga po, mapakalaking bagay itong ganitong gawain. Bakit? Dahil sa pakikinig lang natin ng salita ng Diyos, no, ay inaapakan na natin ang gawa ng demonyo sa ating buhay. Kanya dapat tayo masabik lagi sapagkat ang mga bagay na ito ay espiritual na pagkain ng ating kaluluwa. Amen? At ang ating kaluluwa ay kailangan niya ng pagkain. Parang ang physical na katawan natin, kailangan mo ng pagkain. Amen? Kung gusto mong minudo, apritada, no? Gusto mong gatas, ganun din ang salita ng Diyos. Para lumakas ang ating spiritual, no? Kailangan natin ang salita ng Diyos. Amen po? Amen. Sabi po rito sa 14 to 16, katibasa nga, brother, ano nga ba ang pangalan ni brother? Jess. Sapagkat kanyang inila ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya sinigkat siya sa aking ilagay sa mataas ang pagkat. Sa kanya inalaman ang pangalan ko. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya'y aking nasakay. Sasaka sa kanya. Sa kababagan. Aking iligtas siya at sa parangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakita ko sa kanya ang aking pag-iligtas. Amen, no? Kanina po ang sabi natin na walang masama na mangyayari sa atin kung tayo nasa tagapagtanggulan ng Diyos. At hindi lang yun, susuguin niya ang mga anghel upang ingatan tayo. At hindi lang yun, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos upang ang demonyo ay aapakan natin. Diba? Ngayon, ito naman ang sabi niya, kung magtitiwala tayo sa Kanya. Kung magtatiwala tayo sa ating Panginoon, kung magtitiwala tayo kay Yahweh. Alam niyo po, ang pitong numero ay perfect number ng Diyos. No? Pag sinabi mong 7, ito yung numero ng Diyos. Parang ito yung favorite number ng Diyos. At dito po, sa binasa natin from 14 to 16, ay may pitong pangako ang Diyos. No? Hindi lang sa bibigyan kanya ng kapangyarihan upang palayasin ang demonyo, hindi lang sa bibigyan kanya mga anghel upang ingatan ka, hindi lang sa pangako ng Diyos na walang masama na mangyayari sa'yo. Ang sabi niya rito, no? Una, sa Isaiah 26:4, kung magtitiwala tayo sa Panginoon magpakailanman sapagkat nasa Panginoon Jehovah ang walang hanggang bato. Ibig sabihin, muog. Sino ba ang muog natin? Si Jesus. Amen? Siya yung bato na hindi matitinag. Amen? Now, sabi niya, may pito. Sabi ko may pito. Una, aking ililigtas ang tapat sa akin. So, ang sino nga daw tapat sa ating Diyos ay ililigtas niya. No? At hindi lang yon, sabi niya sa 2 Timothy 4:18, pakibasa nga, brad. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin
sa kanyang kaharian sa langit. Amen. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Minsan, may mga bagay na hindi natin makakayanan sa buhay. Minsan, sumisemplang tayo, bumibigay tayo, pero sabi ng Diyos, at sa akin ang kanyang kaharian, sabi niya, at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Na kung tayo man ay sumisemplang, tumatumbling o nawawala sa Diyos, pipilitin at pipilitin tayo ng Diyos na idalin muli tayo sa presensya niya. Amen? At sabi niya rito, aking ililigtas ang tapat sa akin. Kung tayo raw ay tapat sa Diyos, ililigtas niya tayo lagi. Mapapansin niyo, even sa pagpasok pa lamang natin, sa umaga pa lang, no, nandun na yung katapatan ng Diyos sa atin. Sapagkat pag-gising mo pa lamang, pagpapala na po. Amen? Bakit? Kasi buhay ka. And then, hindi ka na doon sa isang kwadrado na kahoy. No? Amen? Diba? At pag nandun ka sa kahoy, maglalagay pa sila ng mga corn beef doon sa patay. No? Meron pang mga iba-iba ron. No? Magbibilan pa yun pagdating sa Pilipinas. O, yung kabaho pag binuto sa inyo, may canned goods. May mga imported pa na dami. Sino ba naka-experience na ng gano'n? No? Napangungot dito sa ibang bansa, ikinahon, at nung ikinahon, naglagay pa ng mga packages. No? Ala-ala raw, no? Yan ang ugali ng Pilipino. No? Naglalagay ng mga corbe, carne corte, o kung ano man yan, no? Tapos magbibilin pa yon. Oh, pag binuksan nyo yung kabaong, meron dyan imported na panty, meron dyan imported na bread. Meron dyan imported na karne norte. Pero kung ginawa talagang bagahe yung patay. Nangyayari. Kanya pag binuhat ko yung patay, imbis na magaan, mabiga. Ewan ko kung naka-experience, meron po talagang ganun. Nangyayari. Sa tagal ko na rito sa Dubai, marami pong mga ganun. No? Pati sapatos. Pati medyas. O, yung sapatos niya, tanggalin nyo, bago yan. No? Ibigay yan kay tatay. Biro mo? Amen? Pangalawa, aking ilalagay siya sa mataas sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Na kung tayo ilalagay sa mataas ng Diyos, paano makakalapit ang kalaban sa iyo? Paano siya makakahawak ba lang ang kalaban sa iyo? Nakatouch base ka sa ating Diyos. Amen? At kung tayo nasa kamay ng Diyos, nasa kandungan ng Diyos, hindi makakaabot, hindi makakapaniig ang demonyo sa ating buhay. Amen? At sabi niya rito, siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ibig sabihin, kung tayo mananalangin, no, ng taintim sa ating Diyos, sasagutin tayo ng Diyos. Sa Psalm 50 verse 15, sinasabi, Brother Wilson? Kung kayo ay may pagkabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking iligtas. Ako'y inyong pupurihin. Amen. No? Kung tayo ay may bagabag daw, no? Huwag mo muna puntahan yung kapatid. Huwag mo muna tawagin yung kapatid. Tawagin mo muna ang Diyos. At ang Diyos ang magbibigay sa iyo kung sino tatawagan mo. Amen? Sasabihin ng Diyos, utuhangan mo si Brother Andy at sigurado yan may pera. Amen? No? Huwag kayong mag-uutang sa akin. Amen? So, bakit? Kasi unahin muna natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Sabi niya rito, kung kayo ay may bagabang, ako lagi ang tawagin. At sabi niya, kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Amen? At sabi niya rito, pang-apat, ako'y sa kanya sa kabagabagan. No? Ano ba yung kabagabagan? Pangangamba. Pangangamba. Ano? Takot, diba? Pakabalisahan, diba? Lalo na pag nandun sa Pilipinas, yung pamilya mo. Ano kayang ginagawa ng Jesus? Uy, kausap niya yung kapitbahay ko. Ay nga pala kamukha ng kapitbahay niyo, anak ko. Diba? Mga bagay na minsan napapagkwentuhan lang, no, pero nag-iisip ka ng masama. Nag-iisip ka ng mga pangamba. O, baka nga naman yung Jesus ko nandun lagi. Bakit yan nandun lagi sa kapitbahay namin? Hello? Di ba? Minsan hindi, lalo na po sa atin sa mga kalalakihan. Di ba? Ayaw natin maiputan sa ulo. Amen? Bakit? Pero kung tayo ay nasa